Coldest balls. Coldest balls, mga ka-amazing. Alright. So, mga ka-amazing, meron pong nag-comment sa comment section natin regarding sa naka-break ng history again sa sports, Philippine sports, Jay. Philippine sports? Yes. What can we say about the winning ng women's team natin sa football? Oh, nice. Congrats. Right? So, congratulate mo muna. Women's football team, congrats to you guys. Congrats. That's amazing, man. Anong na-cover sila? Ano yung ano? FIBA World Cup, first ever. Nananalo yung Pilipinas sa FIBA World Cup football. No, so, women's. So, ang itatopic natin today, I know basketball, ano to, yung Philippines, number one is basketball, right? But dapat hindi tayo mag-focus lang tayo sa basketball. There's so many sports na pwedeng support din natin, na kailangan din na suporta natin, tama? Of course. Right? Of course. For example, hindi naman sa, siyempre kami, basketball players kami. Siyempre, number one sports namin yung basketball. But kung magsasama-sama tayo mga Pilipino, and susupport din tayo sa mga ibang sports, lalong mananalo yung mga Philippine team natin. Right? Yes. Kasi, for example, si ano, Fideling Diaz, Jay. Oo. Diba? Ayan, soon, iaabush interview natin yan si Fideling Diaz. Yan naman yung gusto natin mga interview eh. Yung mga icon natin sa sports. Right? Tama. So tayong mga Pilipino, dapat focus din tayo sa ibang sports. Hindi lang sa basketball. Tama? Tama. So, there you go. Yun yung comment namin. Congratulations sa women's team natin. Isang karangalan sa... Ano yan eh? Kung yung dala nila yung Philippine flag natin. Oo. Tapos naglaro sila sa New Zealand. Nakaka-proud talaga. Yeah, it's... Nakaka-proud talaga. As in, dapat... Ito nga rin nga tayo naging issue regarding sa Philippine sport. Ano? Masyado tayong nakapokus sa basketball. That's not bad. I mean, basketball, of course, number one. Pero, huwag natin kalimutan na may ibang sports din, no? I mean, hindi naman ako bias sa basketball, of course. Siyempre. I mean, what can we do to, ano, to make it, ano, what better? What can we do to improve? Ikaw, what you think? Ikaw, tinatanong ko. Tinatanong mo ako? Oo. I think for me, funding. Of course, yes. That's number one. Hirap pag walang ano kasi, walang support financially I mean, sports, ang team. You know that, sa sports. Oh. Why? Bakit lagi nananalo si Ginebra? What you think? Hindi naman dahil sa, ano? No, it's part. Tama, hindi. You agree or not? Part siya, pero hindi naman main reason yun. So you think, sino kasi meron teams na, ano eh, na fully stacked, pero hindi nanalo, di ba? Oh, bigyan kita ng question na regarding sa funding. Sino yung pinakamadaming funding sa basketball sa PBA? Alam naman ng mga tao yun eh. You don't need to... MVP group tsaka RSA group. Dalawa. Sino lagi nagsichampion? Okay, sagot. Yeah, MVP group, RSA group. Exactly. So it is... Napaka-basic, di ba? So, kung sa Pilipinas, ganyan din tayo, hindi lang tayo pupokus sa basketball sa funding, lalagyan din natin yung soccer team, football team, volleyball team, lahat. Tama, hindi? Imagine nga, parang may nabasa nga ako, magbibigay tayo kay Jordan Clarkson ng just for him to play for our country. Diba? Parang may nabasa ako eh. I'm not sure ha. Hindi ako sure mga ka-amazing ha. Wow. Correct me if I'm wrong. But, you see that? Tapos, ito pa question ko sa'yo. Saan mo nakita yun? Nabasa ko lang sa Instagram. So, meron din ano, Jay. May pinatopic din sila. Pag pinapili ka ng Jordan Clarkson at Justin Brownlee. I answered this before. You answered Justin Brownlee, right? Yeah. So, tayo, mas pinili natin si Jordan Clarkson. Hopefully, maganda yung maging I mean, yeah, you can't, chemistry natin. You can't go wrong with him. Yeah, you can't go wrong kay Jordan Clarkson kasi NBA caliber siya.
Pero yung chemistry ang magiging case natin. Dahil ang pagkakaalam ko din ulit, si Jordan Clarkson, dadating siya, August 6 pa. Oh. And then 24 yung game. So that's 18 games na practice. 18 practice lang with our Philippine team. Si Justin Brownlee, nandiyan na siya ever since last year or this year. Diba? So, yung difference dyan, si Justin, not just scoring. Diba? Defensive, he can defend. He can make his teammates better. Jordan's more of a scorer mentality player. So, I don't know how that's gonna transcend to our Philippine team. Kasi sa atin, we need more than just scoring. We need to be in chemistry, in ball movement, especially defense. Kasi pagdating sa national game, kakainin ka ng mga pag wala kang depensa. Gagaling ng mga mga national team players sa ibang bansa. Pero nothing against Jordan. He's a great player. Yeah, hopefully maging maganda yung Philippine team natin, yung mga magiging result. Kasi, ang panalo ng Gilas Pilipinas natin ay panalo ng buong Pilipinas. Buong Pilipino tayo, included yung mga kababayan natin abroad. Lahat yan nakasuporta rin, di ba? Oo. And, yun nga, nothing against sa decision natin, but ako, I will choose chemistry rather than Ikaw, ganun ka rin, di ba? Sa chemistry ka rin magbe-base, no? Yeah, of course. Importante kasi, gano'ng ka-importante ang basketball chemistry sa isang team? Siyempre, bro. If it doesn't matter how talented the team is. If walang chemistry, you're not gonna achieve anything. But if you have chemistry, you guys know how to play together. Important natin kasi yung playing together, bro. Yeah. If you know how to play together, make each other better, offensively and defensively, it's gonna be hard to beat a team like that. Katulad ng mga teams na inter-champions sa international, those teams have been together for years, bro. Ano talaga sila? Yung bonded na. Oo. So alam nila yung galaw, how each other plays. So that plays a big role talaga. Kayo, nung nag-champion kayo nung Ginebra, may chemistry kayo, wala? Siyempre, bro. Meron, di ba? Oo. Yun nga. Tayo kasi din, yan din yata yung problem sa Gilas team natin . We just gonna create a team kung malapit na yung game. Yun, mahirap yun. Kaming mga basketball player, we know. Ako, since college. Ikaw, since college. Alam mo na yan, di ba? Oo. So, yung mga hindi pa ma-figure out na, or nami-mention nyo na baka malakas yung team natin, tapos natatalo, pwede kasing natalo dahil wala tayong chemistry. May factor din yun. Okay? You guys don't understand how good the international game is. Ibang level yun. Ang gagaling ng mga kalaban natin. Best of the best ng country nila yun. Oo. Right? So, good luck sa lahat ng mga Philippine team natin sa World Cup. Yes. Yun nga, special congratulations sa football team. Sinong bigs nang maglalaro sa atin? Junmar. Si Kai umaten daw, but hindi ako sure. Pero kung ako kay Kai, Kai Soto. Kung ako sa'yo, i-enhance ko lalo yung skills ko sa international level. It will help, right? Of course. Tama yung sinabi ni Raiko Toroman. Nabasa ko rin yung sinabi ni Raiko Toroman. Ni Coach Raiko, ako kasi dapat magiging part ako ng Gilas One. Hindi ako, nagpa-drop kasi ako. So, kilala ko si Coach Raiko. And yung sinabi ni Coach Raiko na dapat si Kai Soto mag-priority niya yung Gilas as of the moment. Ulit. Malaki yung matutuwa. Kasi may mga scout din dun . Tsaka yung the type of play sa international, it's gonna benefit him. Kasi it'll make him stronger, it'll make him more, parang mas matapang. Iba international bro, mas physical . Kesa sa NBA. Meron nga may sinabi nga si Wembenyama daw. Oo, sabi niya, mas physical daw sa Europe yung international kesa sa NBA. Yeah, totoo yan. Totoo yun? Mm. Dami nagsasabi, ganun din sabi ni Luka, di ba? Tapos nagalit si Draymond Green. Oo naman. Kasi si Draymond Green naman, si Draymond Green, yung laro niya, pang Europe, Pasok siya sa physicality. Ganun. Tsaka yung ball movement niya, player movement, ganun sa Europe. NBA, more on one-on-one kasi. Correct.
Diba? Yun ang kailangan tanggalin natin sa Philippine basketball. Huwag natin i-adapt yung NBA style. Dapat i-adapt natin European style. Ball movement, player movement. You think so? Oh, bro. Kasi hindi tayo mananalo one-on-one sa international. Dapat ball movement ball talaga. Ball movement, player movement. Dapat gayahin natin European style na basketball. Mabilis. Pak, 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 oh, pak, pak, shot, no? Saka outside huwag shooting. Huwag natin gayahin NBA. Kasi yung NBA, the reason why they're successful sa one-on-one, they're the best in the world. Sa one-on-one. They're the best talent in the world, bro. If you don't have that type of talent, mag-rely ka sa team basketball. Mm-hmm. You get what I'm saying? Tama. All the, even the USA team, diba, they're all one-on-one players. Pero the reason why they're, ano, I say they're playing as a team. Spain. Panoorin mo yung maglaro ng Spain ball. Grabe yung ball movement nila, player movement nila. At mapapagod yung kalaban kakahabol sa movement ng bola, no? There you go, guys. Eh tayo, we're already undersized. Tapos magawa naman pa tayo. Yung mga guards sa ibang bansa, bro. 6'6", 6'5", 6'7", 6'8". Hindi naman pinu-one-on-one yung mga yan. Eh, ito. Yung China. Ayun, malakas na rin. Inano si ano? Ah, si ano, si Slowmo. Sino yung pangalan nun? Kyle Anderson. Si Slowmo. Si Mr. Slowmo. You think may benefits yung China sa kanya? Meron, bro. NBA player yan eh. Nice. Hindi ka naman... Tsaka ano, mautak maglaro yun. Diba? Kahit mukhang mabagal, pero experience yan. Malaking bagay talaga yun. Eh, magkakatapat natin yun. Meron ako nabasa na naman, makakatapat daw natin yan either sa playoffs o finals. For us to enter the Olympics. Mm. So, yun ang hadlang sa atin. So, sino yung magiging ano ni... Sino yung magiging katapat ni ano? Ni Kyle Anderson. Ayun eh, malaki naman. 6'8 din yan eh, 6'7 eh. So, si Japhet. Oo. Siguro naman, mas mabilis pa si Japhet. Pero... Kahit mas, lahat naman mas mabilis sa kanya, kaya nga slow mo ang ano niya, monitor niya. Kontrapelo yung galaw niya. Ang galing niya, parang si Ronnie Dell yan. Di ba, mabagal, pero hindi mo ma-stop. So si ano nga, Japhet, si Malonzo, pwede niya mga tapat yan, no? Oo. Yan yung mga kapwesto niyo. So, okay. Poy, hi ka muna, Poy. Hi. May nag-comment eh sa... Mag-congratulate ka sa ano? Oh. Congratulate mo yung football team. Yo. Football team namin. Natin. Ay, women's champion, women's football team. Grabe, puso ko lang. Ha? Puso ko lang. Grabe, no? So, congratulations again. And thank you. Tapos na kami mag-ice bath ulit. Ano? Ano ang benefit? Bigay mo mga JJ. Ano ang benefit ng ano? Bakit daw tayo nag-ice bath? Pagod na yung katawan mo, sore, masakit lahat. So pag nag ice bath, yung soreness mo mawawala. Tapos the day before the game, pag nag ice bath ka, fresh yung legs. So highly recommendable, na rejuvenate ka. Pag hard yung practice mo, then sore yung legs mo, mag ice ka. Ito ang secret sa ano, longevity sa basketball. Career. Oo. Ikaw po, nakakataas ba ng talon yan? First time mo nga mag-ganito ko eh. Ay, pangalawang beses na. Pangalawa na? Ah, ngayon ka lang na ganyan? Hindi ako sanay yung ganito ko. Pero bakit kang ganyan niya ngayon? Wala, subukan ko lang kung mag-relax mo. Oh, sige, sabihin mo kung may pag-relax ka. So sa mga nag-o-opisina, actually pwede rin to eh, no? Pagkaramdam mong tagod na pagod ka. May benefits yan. Ano yung papatas ang immune system? Tama yung benefits sa cold bath. So pagka pagod na pagod ka sa opisina or bumiyahe ka ng matagal, try nyo. Yung mga hindi pa nakaka-experience mag-ice bath. It helps. Dahil you will feel instant to, no? Instant na pakiramdam, no? Matatanggal o refresh. So mahirap, tiisin nyo lang. Pero wag naman kayo tatagal ng mga isang oras, baka pares na kayo ni Jack sa Titanic. 15 to 20 minutes. So kung baka maging Jack, maging ano kayo, Jack
Jack Dawson ng Titanic. So there you go mga amazing, thank you. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe na. And comment lang kayo below. Andito lang kami lagi to listen and to read your comments. Dahil dyan kami kumukuha ng mga content namin. Dahil alam namin, yan yung mga gusto nyong comment. Yan yung mga gusto nyong content. Yan yung ginagawa namin. So, thank you. And always stay amazing.